Hello, good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, tatalakayin ko naman ang bagong quarantine status ng NCR from ECQ to MECQ. So, makakasari-sari kung gusto niyo ganitong topic at maging ready kayo at aware na kayo sa mga nangyayari, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. Okay? Thank you very much. Okay, here we go. As you all know, the government implemented a quarantine status ng NCR ng ECQ from August 6 to 20. So, mag-expire na today and tomorrow na pagkasunduan nila na magiging MECQ na medyo maluwag na ng konti. Ang nagbago lang naman doon yung curfew hour, but still the same kung anong ECQ, MECQ, whatever ECQ na yan. Ang bottom line dyan is mag-iingat tayong lahat. Hindi natin pwedeng biro-biroan ang virus kasi nandyan lang yan. So, nasa atin kung paano mag-protectahan ang sarili natin at ang mga mahal natin sa buhay. Kung vaccinated naman tayo at merong pamilya sa inyo, sa bahay nyo na hindi pa vaccinated, so hindi nyo pwedeng kahit naman vaccinated ka, hindi ka pa rin ibig sabihin na safe ka na sa virus, na hindi ka na pwedeng tatamaan. So, lahat tayo, kahit anumang status na yan, quarantine status na yan sa ating nasa sa kupang lugar, narapat lang talaga mag-ingat tayo. Hindi lang para sa sarili natin, para sa nakakasalamuhan natin at lahat na ang mga mahal natin sa buhay. Lalo na tayong mga kasari-sari, exposed tayo sa mga lahat ng tao, kung sino-sino nakakasalamuhan natin dahil lalapit natin sa kanila. So, hindi natin alam kung sino doon ang meron at sinong wala. So, kahit ano pa mang quarantine status na yan, mag-iingat at mag-iingat pa rin tayo. So, balik tayo sa topic ko ngayon, na which is yung paghahanda natin sa panibagong quarantine status, which is the MECQ. Pero before that, ikukwento ko sa inyo na kapag once may mga ganitong status, may mga ganitong hard lockdown or talaga mahigpit ang mga implementation ng curfew hour, like for example, sa amin, 8 o'clock na sarado, dapat pinapasara na kami, mas gusto ko yung ganong status kasi to be honest, pag mga ganon, hindi ibig sabihin sa akin bumabagal ang aking takbo ng negosyo. In fact, pag once may mga hard lockdown, Pasko para sa akin yan. Ang bentahan sa akin yan, parang double or at least nagtaas talaga siya ng medyong bonggang-bonggang pagtaas. In fact, yung nakikita ko sa lista, status na to, listahan na ito ng mga panahon ng Pasko, mga December time, pag mga ganon. Hindi na ito ordinaryong bentahan ko kasi medyo sa looban kami. So, yung sa mga nasa highway, mahigpit ang implementation dyan. So, lalo na malapit sa barangay. So, sarado sila ngayon. So, yung mga tao na alam naman talaga nila saan sila nakakabili, sa akin lang sila pupunta. Pero, hindi ko naman sinasabi yun na violator ako for yung quarantine status na yan. Pero, nagsasara rin naman ako, kumakatok nga lang sila. So, parang park at your own risk, hindi ko na-recommend. Pero, alam nila na pag pumunta sila dito at kumatok sila, nakakabili talaga sila na kung ano gusto nilang bilhin. Okay? So, mga kasari, konting adjustment na naman tayo. Pag-ready na naman natin ang ating mga sari-sari store para sa panibagong quarantine status ng government. Though, wala naman tayo masyadong adjustment kagaya ng ibang mga businesses dahil tayo, essential naman tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo masyado apektado sa mga gaitong sitwasyon. So, kaya nga lang, kahit may quarantine or anong status na yan, importante na alam nyo mga dates na aabangan nyo. Kagaya ng mga sweldo ng government employees, sweldo ng mga ordinary empleyado na nag-consenance katapusan, or sweldo ng mga call center, o kaya yun naman yung mga sweldo ng mga construction worker. Lahat ng mga days na yan, dapat paghandaan nyo kung anong mga staff na i-alay nyo, i-offer nyo, napunuin nyo. So, siguro from ECQ, i-ready nyo na ang yung mga tindahan, ang mga sari-sari store nyo, kung anong mga staff na kulang, punuin nyo na naman uli. So, kung may mga adjustments tayo ng konti, dapat mabilis ang pacing natin para maka-cope up tayo sa mga pangangailangan kasi ang business talaga natin, lagi tayong naka-depend sa law of supply and demand. Alam niyo naman yon, kung maraming supply, mababa ang presyo. Kung maraming demands,
kulang ang supply, mataas ang presyohan niyan. So kung wala kulang naman sa supply at walang marami namang supply at wala namang demands, mababa naman ang presyo ng ganyan. So para hindi tayo maiwanan sa mga ganon, particular tayo sa mga dates, away tayo sa mga ganyan na talagang everyday fast-facing din tayo, makikisabay tayo sa agos ng panahon. Kung kagaya niyan, kung may natira ka pa mga facial dyan at alam mo medyo lumuwag na ng konti, medyo pabagal na naman ang iyong magpaglagay ng stocks mo. Pero nevertheless, kung ano yung dati mo talagang mga stocks, maintain mo lang siya and dagdagan mo pa para pag marami kang stocks, ibig sabihin maraming suki, maraming lalapit sa iyo, maraming pupunta sa iyo. So yung mga protocols na yan, mga quarantine status na yan, baliwala lang naman yan. Basta importante, tuloy ang buhay, tuloy natin ang negosyo. Kung sa may mga pagkakataon na matumal, may mga pagkakataon na medyo sagana ang benta natin, pero maintain nyo lang, huwag tayo mawala ng pag-asa. So kung may mga changes dyan, alam mo talaga, find realization every day kung anong meron, kung anong kung bakit nagaganis, bakit humina, bakit matumal, o bakit lumakas. O dapat napag-aralan nyo na from day-to-day basis, mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yung mga araw na yan, alam mo dapat kung anong stocks na available ka dapat ka, anong stocks na dapat punduhan mo na marami, anong stocks ang talaga medyo lilo ka lang ng konti. So ibig sabihin, kahit naman sari-sari store ang negosyo natin, dapat gamitan pa rin natin ng science, gamitan pa rin natin ng alert pa rin tayo sa. So, since back to normal, bukas na lahat ng mga sari-sari store, mga kompetensya nyo, at bakbakan na uli, so back to normal na uli ang presyo. Though, itong panibagong quarantine status, nagbago lang naman ito ng oras ng pagsasara, medyo pinahabaan lang ng konti, at saka yung curfew time, yung mga tao medyo nakakalabasan ng konti, mayroon na silang meron na silang license to make labas during mga night time. So expected mo na marami nang magbubukas ng mga kakompetensya mo. So ibalik mo na uli yung presyo. Though ako naman, hindi naman ako masyadong nagbago ng presyo kasi may mga stocks naman talaga ko. Yung stocks ko ng hinanda ko for 2 weeks, in fact 9 days lang naubos na siya. So medyo maganda ang bentahan. Nag-0-0 ako on the 9th day ng hard lockdown, so panibago uli ako mga stocks ngayon. So ang adjustment ngayon, back to normal ang presyo, bakbakan uli lahat, hi and hello na naman uli sa mga taong lalo na ngayon, lalo na today kasi Friday, tomorrow ang implementation ng panibagong status. Today mag-celebrate yan sila. So kung anong mga stocks mo ganun, damihan mo mga stocks mo ngayon Friday kasi expected nila yan, magsa-celebrate din sila. Medyo maraming nauhaw dyan. Though hindi naman talaga, wala naman kaming dito, wala naman kaming liquor ban. Pero since medyo patago-tago, hindi talaga all out yung kanilang celebration. Hindi all out yung inuman na talagang pamorningan. Though hanggang ngayon naman, hanggang meron kumakato pa rin naman sila hanggang 4:30 na madaling araw. So this time, i-ready mo na yung paninda mo, ilatag mo na para sa mga customers mo na sabik-nasabik makainom or makagala sa gabi. Magiging normal na uli sa tayo on by tomorrow. Ready mo na siya. So para lahat na every time na may mga na ganito, every day or every time mga celebrations na ganyan, dapat ready tayo mga kasari. Yun yung mga aabangan natin, yung mga oras na dapat magsaksay na marami, yung mga oras na medyo kumambi mo na tayo ng konti. Basta every day, lagi tayong nakatutok sa tindahan natin, yung kung kailangan nating magdagdag, magpawas or steady lang, dapat aware tayo sa mga ganyang status, okay? And then, since may movement na, yung mga transportation, pwede na tayong mamili kung saan natin gusto mamili. At hindi natin, though meron naman mga online na nag-deliver lang sa atin, pero meron pa rin mga establishment na doon lang natin nabibili na hindi, wala silang delivery. So sa ngayon, mapupuno na natin yung mapupuno na natin ang mga stocks natin, yung mga kakulangan ng mga stocks natin. Pero
ano naman, maintain lang natin, maintain natin yung mga kulang, yung mga dandagdagan, at huwag tayong magsawa pagka-invento, kahit diversify, o kung anong mang ka-innovate, kung anong mang may kulang sa stores natin, everyday na nangyayari sa store natin, tuloy-tuloy ang pagbabago, tuloy, go with the flow, kung anong meron, kung anong wala, talaga punuan natin, kung anong mga pangangailangan, tuloy-tuloy pa rin tayo, dahil ito na talaga ang buhay natin, yung daily routine natin, ganito na talaga, kaya may mga pagsubok man o wala, ganun pa rin tayo. So, sa presyohan, sa mga sa dami ng stock, sa competition, kung paano tayo mag-treat ng mga customers natin, tuloy-tuloy pa rin tayo. Medyo, this past few days na medyo ang mga tao, medyo stress, ano lang tayo, sakyan lang natin kung mga kailangan, ang mga ano, trip nila. Pero itong week na dumaan, nakatanggap sila lahat ng mga ayuda, like 4,000 to 3,000, marami silang perang ngayon. So marami silang pang bili ng mga alak, sigarilyo, mga soft drinks, o okay, mga pangailangan nila. Marami silang panglabas ng pera ngayon, mga panggastos ngayon. So yung mga ganyan, pinaghahandaan natin yan. Dahil kung may ayuda, ibig sabihin, maganda ang negosyo, maganda ang kalakaran sa atin. Lahat makikinabang. So yung mga ano na yung mga tulong sa gobyerno para sa mga mamamayan natin, huwag natin baliwalain yan. Dahil ibig sabihin yan, may business tayo dyan, may tulong sa atin yan. Yung kung may mga taong hindi naka-appreciate sa mga tulong ng gobyerno para sa mamamayan natin, hayaan na lang natin. Talagang kahit naman rejectionist na mga ganong klaseng tao, kahit sino naman talagang presidente yung upo dyan, walang maganda sa kanila. Dahil ang gusto nila, sila ang uupo. O yung mga supporters yan, ang mga talunan ng mga partido nung nakaraang election na gustong bumalik. Yung mga ganyang mga, I know, black propaganda, sila lang yan, hindi din nila na-appreciate yan. Pero kung tutuusin pagdating ng mga ayuda, sila pa yung unang nakapila. At galit pa yan sila kapag hindi sila na unang mabigyan. Kagaya ng bakuna, kung sino yung puna ng puna sa gobyerno, pero huwag ka sila pa unang nagpabakuna. At gusto sila pa yung feeling entitled at gustong-gusto nila sila pang mauna sa pila, sila mauna sa kanila, pero hindi marunong magpasalamat sa gobyerno yan. Ano mang natanggap natin sa gobyerno o kanino man, dapat magpasalamat tayo. Okay, mga kasari, itatanong ko sa inyo kung itong huling ECQ, kumita ba ang tindahan nyo or tama lang or nalugi very light. So sa akin, nag-increase ang sales ko from I think 40% to 60% yung net ko na tinubo ko itong huling ECQ. Kaya mas gusto ko na mayroong ganitong quarantine status, kasi ibig sabihin ito sa akin business, ibig sabihin ito dagdag kita, ibig sabihin ito may dagdag at tubo sa aking tindahan. In fact, may nalikom ako ng konti dyan, so ipapaikot ko na uli yan, mamimili na uli ako ng stocks, dadamihin ko uli, kesa mag-keep ako ng pera sa wallet ko, i-keep ko yung pera ko sa stocks, dahil at least nandyan sa stocks, ibig sabihin gugulong siya, tutubo siya, kasi kung ang pera nasa wallet ko lang, either maubos siya or hindi siya tutubo, kesa na ang pera nandyan sa stocks. Makikita at makikita mo yan, kahit 0-0 na balance ang pera ko sa savings ko, pero kapag nandyan naman siya sa sigarilyo, alak, mga stocks, bago matapos ang gabi, bumalik na uli ang puhunan ko dyan, makakabalik na uli dyan. So mga kasari-sari, kung nagusto yung ang topic ko today, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago kong video ni-upload. Thank you very much for watching.